Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagtitipon sa hapong ito, muli nating kilanlin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa ating patuloy na paglog sa Kanya, atin muling itaas ang ating mga personal na intention, ating mga kahilingan. Ganon din itaas din natin sa Diyos ang lahat ng mga taong patuloy na humingi sa atin ng panalangin, lalo't tigit ang mga may karamdaman ang nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. Ganon din ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng mga yumao, lalo't tigit si Felipe de la Cruz. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ko sa iyo, ako ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ni Abraham, Isaac at Jacob.
Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyong nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hibiyo at mga Hibusiyo. Pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa paraon. Sabihin mong ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw, papunta sa ilang upang magandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya, ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamagitan ng kababalaghan. Pagkaraon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahangahan niyang mga gawa, ang kanyang mga paghatol, gayon din ang kanyang himala. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanya binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng Poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay takwil. Ipinasbusabos at pinahirapan ang gawing alipin. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Sa kainitusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto ay maraming himalang ginampanan nila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y nagpagpapahingain ko, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. Ganon din sa mga taong na nanunood at patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming sa kani-kanilang tahanan. Isa po sa napakagandang naranasan ko at naramdaman ko talaga yung tinatawag po na
peace of mind at peace of heart ng kalooban ay nung ako ay minsang dumaan sa isang tinatawag na 30-day retreat. Isang buwan na kung saan bago kami makapagtapos ng aming pag-aaral bilang pagpapari, kami po'y dumaan sa tinatawag na 30-day retreat. Isang buwan na nagre-retreat, wala hong usap-usap, bawal ang eye contact, bawal mag-usap, bawal ang maingay. Isang napakaganda hong experience ito. Kami po ay nakapunta doon sa Novaliches, sa Sacred Heart Novitiate na pinamamahalaan ng mga Heswitang pari. Mga minamahal na mga kapatid, naibahagi ko po sa inyo iyon sapagkat kapag tayo ho ay pumupunta sa mga lugar na kung saan tayo ay magiging mapayapa ang kalooban, makararanas ng kapahingahan, minsan ang pinupuntahan nating lugar, mga beach, mga mall, o kaya naman ho ay yung mga lugar na tayo'y makapapasyal. Pero ako'y naniniwala na kayo'y naririto sa dambanang ito sapagkat nais ninyong makaranas at maramdaman ang kapahingahan na inyong hinahanap sa inyong buhay. Very timely po ang gospel natin ngayon. Kasi po sa pag-aaral ngayon, napakarami talaga ng tao na dumaranas sa tinatawag nating depression, yung mental issues or mental awareness. Napakadami po niyan sa panahon natin ngayon. Siguro, isang naka-apekto dito ay noong panahon ng pandemic, nung pandemic time, na tayo ay nakulong lang. Kumbaga, wala ho tayong makausap, wala tayong malapitan, hindi tayo makapagkita-kita ng mga pamilya na gusto nating makamusta man lamang, makita sila. Diga, marami tayong kaabalahan at marami tayong worries nung panahong iyon. Pero may magandang paanyaya ang Panginoon sa ating ebanghelyo. Kung tayo po'y nabibigatan, may sagot naman ang Panginoon sa ating ebanghelyo. At napakaganda ng kanyang sinabi. At sana'y lagi po tumatak sana sa ating puso at isip ang mensaheng ito. Ang sabi niya, kung kayo'y nabibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. Lahat naman po tayo'y nakakaranas at kakabit na natin ang mga suliranin, problema sa buhay. Pero isa lang na magandang invitasyon sa atin ng Panginoon ay lumapit sa Kanya. Sa Kanya tayo lumapit. Sana bago tayo pumunta sa ibang lugar, sana lumapit tayo sa Panginoon. Sana magdasal tayo sa simbahan na ating madadaanan. Kung meron man tayong problema, sana lagi natin hong kausapin si Lord. Kasi si Lord ang magbibigay ng gaan ng ating dinadala. Kaya nga po, sa ating buhay na nararanasan, iba't ibang pagsubok at mahirap dun sa iba. May mabigat, hindi na kaya, may magandang paanyaya. Bibigyan tayo ng Panginoon at tutulungan niya tayong pagaanin ang suliraning ito. Ano man po yun, tayo lamang ang nakakaalam sa ating mismong buhay kung ano yung ating kanya-kanyang pinagdaraanan. Pero huwag nating kakalimutan, ang Diyos ay laging naririyan upang pagaanin ang ating problema. Ang kailangan lang natin, kababaan ng loob na lumapit sa Kanya. Tayo ho ang magpapakababa. Tayo ang dapat maging malapit sa Kanya. Kasi ang Diyos naghihintay lamang. Kung tayo man ho ay merong mga kasalanan na nagagawang malaki, lumapit, magbalik loob. Kung may karamdaman tayong pinagdaraanan, ipagdasal ang kagalingan, ipagdasal ang kalakasan ng loob. Ano man ang mangyari sa atin, alam natin hindi niya tayo pababayaan kasi meron tayong tiwala sa Kanya.
na pagagaanin niya ang ating kalooban at pasanin sa buhay. And yun ho ang very timely sa atin ngayon kasi hindi ho natatapos ang problema natin sa mundo. Kailan lamang ito matatapos? Kapag naroroon na tayo sa piling ng Diyos. Kasi ho, ang problemang ito ay daan natin patungo sa Ama. Ito yung tinatawag natin na mga krus sa buhay. Kasi wala hong madali na buhay patungo sa walang hanggang buhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Lahat tayo ay makakaranas ng pagsubok at pasanin. Pero kayang pag-anin ng Nesus ang ating mga pasanin. Yan po sana ang lagi nating tandaan. Ang banal na misa na patuloy sa ating ibinibigay. Kaya ganda nga po na mga taong pumaparito, hindi lamang yung namamasyal, hindi lamang yung nakikita at nagpapapicture sa mga merong magandang view dito. Ngunit sana unahin natin yung paglapit natin sa Panginoon, yung pagsimba natin, paghingi natin ng tawad at paghingi natin ng tulong sa Kanya. Kapag yan po ang nagawa natin, tunay tayong sumusunod sa Kanya at patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya. Mga minamahal mga kapatid, saan man tayong pumuntang lugar, sana huwag nating kalimutan na ang Diyos ay laging naririyan. Nasa ating puso lang naman si Jesus. Kahit saan tayo pumunta, sana alalahanin lagi natin si Jesus na siya nagpapagaan sa ating dalain. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan
God, manatili po tayong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatiat niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo na may paggalang. Mga minamahal, ito si Kristo, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Domus Dei.
sa lupa, sumibol kang masigla. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay na ang buwan, pagkain ng dukha. Yesu panis vite donum patris, Yesu fons vite, fons vite aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, in itinere, ad omus te. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesu panis vite donum patris, Jesu fons vite aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, in itinere, ad omus te. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, Monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa, ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiipo muna ang lahat para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin pagsasayos ng extension area sa gilid ng main charts
at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-unayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad, ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagbabagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Maaari niyo pong hawakan ang mga pababasbasan ninyo ng mga religious articles, mga dasalan at iba pa. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan. Nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobi mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karehan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at panalangin mo kami sa aming mga kasalanan. Para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Palakpakan natin. Sa buhay pagi.